Yo, good day mga chong, mga chong. Welcome naman sa bagong video natin ngayon. So, ang tatalakayan natin ngayon is kung pwede ba tayo maligo sa gabi. So, bago yan, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe. And click the notification bell button po para updated kayo sa mga bagong video natin. So, yun nga, ang tanong natin is kung pwede ba tayo maligo sa gabi. Because a lot of people now dahil sa ECQ, napupuyat sila. So, lot of them, nagigising na 4, 5pm, 6pm. So, the thing is, pwede ba sila maligo kapag gabi na? So, I know a lot of you napapagalitan ng mga lola nyo kasi naliho kayo ng gabi. Sinasabi nila nakaka-anemic daw. So, wala tayong magagawa doon, pero the thing is, walang pag-aaral na nakaka-anemic yung pagligo ng gabi. So, we can argue with them, we can argue with our parents or grandparents about that. Pero pwede natin ipakita sa kanila kung ano nakalagay sa internet. Nasa internet na lahat. Ngayon, hindi lang nila gusto tignan. Kasi dapat, kung ano yung sasabihin nila, susundin natin. So, we can argue with that. But the thing is, gusto ko lang malaman nyo kung ano yung totoo. So, ang pagligo ng gabi, guys, is pwede and may mga benefits sa pagligo ng gabi, mas maraming benefits kaysa pagligo sa umaga. And one of the benefits sa pagligo ng gabi is, you know, nakiklense yung katawan natin, no? After a long day of work, kunwari pag nagtatrabaho tayo, tapos may biyahe pa, so pawis na pawis tayo, stress pa sa work. So pagka-uwi natin, you can cool down yourself naman 20 to 30 minutes, tapos maligo ka, di ba? Wala lahat ng alikabok sa katawan, wala lahat ng pawis. So yun, naiklin yung katawan natin. So another benefits naman, no? Kapag nakapagligo ka sa gabi, napakaimbing ng tulog mo. No, alam mo yung lamig kapag naligo sa gabi, tapos later on matutulog ka. Maimbing talaga ang tulog mo nun. So another benefit naman is kapag naligo ka sa gabi, nakakapag-relieve ito ng stress. Nakakapag-relieve ito ng stress kasi nakapagpababa ito ng cortisol level natin. So, yung cortisol level is yun yung hormone na responsible sa stress ng katawan ng tao. So, yun yung mga benefits na sa pagligo sa gabi. So, kung ako tatanungin nyo, as of now, mas gusto ko na maligo sa gabi kasi umaga, diba? Pagkagising mo, lamos ka lang, toothbrush. Tapos, you can go with your day na. Kasi, malinis naman yung katawan mo, nanaligo ka gabi, tapos natulog ka lang naman. So, you can go to work na. So, ngayon, ano mas mainam? Ligo ba sa gabi or sa umaga? Kasi, a lot of us na ligo sa umaga. May mga benefits naman sa pagligo sa umaga. Isa na yun, nakakapag-boost ng energy sa umaga, di ba? Pag naligo sa umaga, oh, fresh na yung day mo. So, you can go to work. So, yun lang ang problema, guys. Kasi, based on the study, isang beses ka lang maligo sa isang araw, yun lang yung matitake ng katawan natin. It's either magkakasakit tayo or what. So, mamimili ka talaga kung maligo ka sa umaga or sa gabi. So, for me, mas gusto ko maligo sa gabi kaysa sa umaga. So, it's up to you naman kung saan yung gusto maligo. Pareho naman may mga benefits yun. That's it for today. Shoutout ka pala sa kaibigan Skeleton Kawili. Subscribe sa channel niya kung gusto nyo humalak hack. Or what, may mga content siya doon na nakakatawa. So, and then please do like, comment, and subscribe. Peace out.